Ngayon mga boss, may share ko sa inyong video ngayon mga boss ay patungkol dito sa ating likurang gulong, sa ating Qinglong na China truck mga boss. Paano natin to tanggalin yung hub na hindi na natin tinatanggal tong gulong. Dahil ang problema nito mga boss ay yung preno hindi kumakapit sa banda rito. Sa unahan dito sa kaliwa naman sa harap medyo mahina. Ang malakas lang kumapit na preno mga boss yung sa unahan ng kanan at saka sa likuran. Kaya tanggalin ko to para makita natin kung anong problema sa ilalim, kung bakit siya ayaw siyang ito, hindi talaga to kumakapit eh. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano tayo magtanggal ng buong ganito na hindi na natin tinatanggal yung gulong mga boss. Unang-una natin tanggalin mga boss ay itong ano, itong mga stud bolt dito sa kanyang axle mga boss. Ay dito ng 18 na lagayan. Ayan mga boss, kung makikita ninyo ay natanggal na natin yung mga nut dito tsaka yung mga half moon nya yung nakalubog dito. May sumama na stud bolt na dalawa pero okay lang yan. Gawin natin mga boss, pupukpukin lang natin dito ng bahagya para umangat yung axle. Gawin natin bunutin to. Tapos natin mabunot yun mga boss. Tatanggalin natin tong itong tatlong Phillips screw. Ito yung lock sa ano, lock dito sa kanyang bearing. Tapos natin tanggalin yan mga boss. Yan, pwede na natin tanggalin yung bearing. Pero bago natin tanggalin yan, jack up muna natin to. At ipapakita ko sa inyo yung pinagbabawal na technique. Bago natin yung tanggalin, kukuha muna tayo ng plastic na sako mga boss. Tapos lagyan natin ng lasa. Mamaya makikita niyo kung bakit lahat nilalagyan ko. Kakalat natin dito sa sako. Meron pa ingredients tayo mga boss. Lagyan lang natin ng konting crudo. Diesel mga boss para dumulas mas. Mas lalong dumulas mga boss. Kalat natin dito. Tagyan natin ng konti.
papaslide lang natin siya sa ako na may grasa para bigat kasi ito mga boss eh. Diba? Kaya pala wala na talagang preno mga boss, dahil kung makikita ninyo pudpud na siguro kinakain na yung hub, yung drum. Oh, umabot na siya sa ano, kanyang rivets. Kailangan natin ipabanding. Tingnan natin dito sa ano, kanyang hub. Yun. Oh. Ayun, may tama na mga boss. Oh. Kumayod na sa ano? Makayod na yung rivets ng ano sa hub. Kaya kailangan nating baklasin 'yon. Problema, walang perang. Hindi ako nakapag ng pera sa aming amo. Tsaka ngayon ko lang din to na buksan. Hindi ko pa masyadong kabisado kung paano to tanggalin. Pag-aaralan ko muna kung paano ko siya tanggalin. Kaya ba natin tong palitan ng bagong lining? Ay magpapabanding tayo. Ito na lang yung problema natin kung paano natin ito baklasin. Ngayon ko lang kasi ito na subukan mo kusan mga boss. Tanggalin natin ito. Oo, ay ganyan. Nakala ko hindi ka nag-plug eh. Tanong kung paano natin ito bunutin. Pinuho ko na. Oh, ang trade na, kinakaroon mga 1 euro. Basta ko na. Eto mga boss, oh. Iwan ko kung paano ito tanggalin. Mayroon lock dito. Pero wala namang sayo na, pwede natin bunutin. Hindi man tayo makapagsundot dito sa ilikuran. A few moments later. Ito na mga boss. Sa ikalawang pagkakataon ay gagamit na naman tayo ng pinagbabawal na teknik. Dahil nahihirapan akong bunutin tong kanyang lock mga boss. Gagamitan natin to ng ipinagbabawal ulit na teknik. Bubutasan ko to dito sa likod, yung backplate, para masundot ko siya dito. Huwag na nating masyadong pahirapan ang sarili natin. And boom, butas! Sa kabila naman. Ayan. Diba mga boss? Ngayon, pwede na natin siyang sundutin dito sa likod. Diba? Thank you.
mga boss, tanggal na natin. Alam niyo mga boss kung anong matinong pag-iisip ang bawa dito. Nahihirapan nga akong sundutin doon at panang martilyo. Paano pa kaya tanggalin? Walang... Sumayosin. Napakagaling. Sobrahan sa galing. Ayan mga boss. Ayan yung mga rivets kinakain sa nasa trap. A few moments later. Ito na mga boss. Tapos na nating ipapabanding itong reclining. Matagal-tagal. Pangit nga lang yung pagkakaribit. Parang hindi talaga baon sa ilalim. Mas maganda ko yung baon na baon sa ilalim mga boss para hindi madaling abutin na. Ngayon, ibabalik na natin ito mga boss. Paano natin tinanggal, ganun din. Ito, paglagay natin dito, kailangan itama lang natin itong butas na to sa butas dito dahil mayroon din itong lock dito eh, para di siya mas, pero siguro hindi naman ito labas na nahihirapan nga tayo eh. Okay mga boss, ibabalik na natin. Tama lang natin ang butas dito para magpukpok natin. Pasok na siya. Isa, tandaan nyo lang mga boss na hindi nyo to mabaliktad pagkalagay kasi pwede kasi itong magbaliktad eh. Yan mga boss oh. Pwede kasi itong magbaliktad pag may kabit nyo yung baliktad ganyan, wala kayo mapaglagyan ng spring dito, dapat ito nakalabas. Itong makalawit na to mga boss. Ito kasi yung lagayan ng spring, yung malaking spring tinanggal natin kanina. Tapos ibalik natin yung lambre. Ito kasi yung nagsisilbing lock para hindi ito umikot, hindi magkatanggal mga boss. Ayan, ilagay na natin yung training. Ngayon naman, gagamit natin itong spring. Napakatigas pa naman ito mga boss. Okay. Diba, kukunin lang natin yung gulong. Kung paano natin tinanggal yung gulong mga boss, ganun din. Papaslide lang natin dun sa sako. Yung sako na nilagyan natin ng grasa. Okay mga boss, kunin ko lang muna yung gulong.
Yan. Pasok na natin. Matigas na. Ayan o. Balik itong tatlong screw. Yan, ibalik na natin itong axle mga boss. Bayad ng kwarta. Ano ang koron? Ayan mga boss, inihigitan na yung mga nut. Pagkatapos, ayan, tapos na yan. Mag-a-adjust na lang ako sa lining. Pag-a-adjust sa lining mga boss, meron akong ibang video doon, napin nyo lang doon paano mag-adjust. Saka hanggang dito lang tayo mga boss, dahil medyo mahaba ng video natin. Maraming salamat sa panonood.